Katatapos ko lang pong mag-devotion at wala po akong balak gumawa ng vlog agad-agad if ever natatapos ako nag-devotion, ano? But this time, kakaiba po dahil sa ganda at napaka masasabi kong lakas na mga revelations ng devotion kong ito ngayong umaga. Sabi ko, ah, okay, magre-record na ako para at least yung mga revelation fresh na fresh, no? Fresh na fresh, kumbaga wag nating pakakawalan. Matatagpuan po ito dito sa John chapter 2 verses 1 hanggang 11. Uulitin ko, 1, kapitulo 2, mga talatang 1 hanggang 11. Okay? In English again, John chapter 2 verses 1 to 11. So kung may mga Bibles kayo, tulad po ng akin ngayon ay NIV ang gagamitin ko. So, ito pong NIV New International Version ang isa sa pinaka-friendly na sali ng Biblia dahil ang English na ginagamit dito ay yung English natin sa kasalukuyan. So hindi tayo mag-struggle to understand it. Pero ang recommended ko pong Bible ngayon, yung nagagandahan ko, yung kung gusto ko sa mga beginners lang po, yung ang nakalagay, ang Bible, kanya. Hindi na po ang Biblia eh. Ang Bible, Taglish po siya. Ito po ay gawa ng, hindi ako nagkakamali, Philippine Bible Society. Maganda siya, Taglish na Bible para sa ating kapanahonan ngayon. Recommended ko po yun sa mga beginners, no? Pero syempre, pa nagdi-devotion po ako, ang gagamitin ko pa rin, it's either English na puro o Tagalog na puro. Hindi po ba? Okay, so punta na po tayo. Alam po ba ninyo kanina binabasa ko to? Sabi ko, Lord, marami kang nireveal ngayon dito na dati ko naman na binabasa ito, madalas ko nang binabasa. Actually, nagiging devotion ko po ito madalas. Pero yung revelation ngayon, grabe. Pop up talaga. Sunod-sunod. Kaya pag may mga revelation kayong ganyan, isusulat po sana ninyo. Kasi talagang si Lord nandoon siya, binubulungan niya kayo. Kung ano yung mga laman ng talatang yan na gusto niyang manamnam ninyo at para maibahagi din ninyo sa iba. So babasahin po natin ito. Ano po? Kasi binigay ko po sa inyo yung kabuuan. So proceed na po tayo. Ang heading po niya, Jesus changes water to wine. Again, Jesus changes water to wine. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Ayon, naubusan ng alak. Alam po ninyo, sa kultura ng mga Hudyo during this time, napakahalaga ng alak sa anumang occasion. Again, napakahalagahan ng alak sa anumang okasyon, especially sa kasal. Kaya, mai-imagine ninyo ang laking kahihiyan ang pwedeng idulot kapag ka nalaman ng madlang bala na inyong inimbitahan sa okasyon na yan, na naubusan, no, nag-run out kayo ng wine. Malaking kahihiyan yan. So, sabi ni Mary, yung mother ni Jesus, "They have no more wine, my son." Tapos ito ang sagot ng Panginoon sa kanyang mother, "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." Yes. Woman, ang tawag niya sa mother niya. Ito po ba'y kawalan ng respeto? Hindi. Ibig sabihin nga, pag tinatawag niyang woman, buong, sa kultura ng mga Hudyo, buong paggalang, no? Na ina-address niya ang kanyang mother na woman. At saka siyempre, si Jesus po ay Diyos. Alam ng mother niya na si Jesus lang ang dapat sundin. Kaya tignan niyo ang sabi ni Mary sa verse 5. "His mother said to the servants, 'Do whatever he tells you.'" Kung anong sasabihin ng aking anak, gawin lang ninyo. Alam ni Mary na si Jesus ay Diyos. Alam ni Mary na si Jesus lang ang kaligtasan. Tinuturo ni Mary ang mga tao kay Jesus. Siya ang Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Gawin ninyo ang pinapagawa niya. Yan ang sabi ni Mary sa mga servants, no? So, yan.
do whatever He tells you. Ngayon, sa verse 6, nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Marami po yan. Malalaki siya, no? Tignan po ninyo. Yung ceremonial washing, ano po ba ito? Ito po ay isa sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Kapag kapapasok ka sa isang bahay, maghuhugas ka o may magbubuhos sa kamay mo. Nakakakita ko sa mga pelikula, no? Bubuhusan yung kamay mo, tapos ganon, magpupunas ka, ganon. Parang kaugalian yan ng mga Hudyo. Okay? So, ayan, tignan po ninyo, 30 gallons. Holding from 20 to 30 gallons. So, ito po ang sinabi ni Jesus at ito po yung revelation. Hindi ba sabi ni Mary, oh, gawin ninyo yung pinapagawa niya. Do whatever He tells you, sabi ni Mary. Ito po yung verse 7. Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then He told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. Ano ba yung master of the banquet? Ito yung tagatikim ng mga pagkain bago ihain yung pagkain na yun sa mga bisita. Merong tagatikim para at least hindi mapaya yung may-ari ng okasyon o yung nagpa-okasyon, right? So tignan po natin. Ito na po yung revelation dito. Then Jesus said to the servants, fill the jars with water. Hindi naman sinabi ni Jesus na, oh, punuin nyo ng alak. Hindi. Water. Hindi po ba? Tingnan nyo, ah, naubos yung alak, pero ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ng water, ng tubig. So ang ginawa lang nila, pinuno nila ng tubig hanggang brim. Anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Ito yung revelation. Sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, kahit hindi natin alam yung nangyayari, ang sabi lang ni Jesus, fill your jars with water. Ano ba yung mga jars natin? Okay? Faith natin. Punuin lang natin yung faith natin at Jesus will do everything. Ayaw ko sabihin Jesus will do the rest. Then you will do your... No! Basta punuin mo lang ang sarili mo ng pananampalataya. Fill the jars of your faith. Diba? Then He told them, now, draw some out and take it to the master of the banquet. So, ang ginawa nila, they did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Ayun, nag-turn into wine. Basta ganito po. Marami pong bagay sa buhay natin mga Kristiyano na hindi natin alam kung paano mag-turn out, how's it going to play, you know, in the future. But ito pong gusto kong sabihin. Let us fill our jars with faith. Ah, diba? Napakaganda. You know, Jesus is in control. I have to fill my jars in faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ayan. They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Ito pa another revelation. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, ito na po, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. This is the first of His miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed His glory and His disciples put their faith in Him. Sa madaling salita, naniwala sila sa Panginoong Hesukristo. Tignan po ninyo, basta ang sabi ni Jesus, kumuha kayo doon sa pinuno ninyong tubig at dalhin ninyo sa master of the banquet. Ngayon, yung master of the banquet, hindi niya na-realize kung saan galing yon. Pero nakakaalam yung mga servants. Di po ba? Ngayon, tayo mga mananampalataya, hindi natin nare-realize behind the scenes of our lives, gumagawa na ang Panginoong Jesus. Mabibigla ka na lang, ay! Yung mga kinatakutan ko pala, hindi nangyari.
ay yung mga ganito, yung mga ganyan, di nangyari. Pinrotektahan ako ni Jesus. Yun. Marirealize mo. Diba? Kasi tayong mga mananampalataya, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mangamba. At saka tayong mga mananampalataya, meron tayong kakaiba sa atin, nananahan sa atin, na maski may edad ka na, makikita parang young looking ka pa rin. Kasi tignan po ninyo, everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. Hindi po tayo kagaya ng mundo. Sa mundo, ilalabas muna nila yung the best nila, lahat. Ngayon, pag naubos na yung best nila, yung cheaper na lang ang gagawin nila. Pero sa ating mga believers, but we have saved the best till now. Maski matanda ka na, nandyan ka pa rin, young looking ka pa rin. Ang mga unbelievers, habang bata sila, good looking, gwapo, maganda. Pero pag tumanda, nagiging panot o panat. Diba? Nagiging mga babae, bruhitik, beauty na. Pero sa ating mga believers po, maski may edad na, we have saved the best till now. Still young looking. Young looking kesa sa age natin. Pus natanda rin po tayo, but makikita mo, meron tayong pinagkatandaan, merong kakaiba sa atin, no? Ganun po yan. Jesus made us the best wine. Di po ba? From water, yung water ordinary, ginawa niya tayong wine. Extraordinary. Why? Because of His presence. Because of the presence of Jesus. Kaya if you're a believer in the Lord Jesus Christ, you are the best wine na kanyang ginawa. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Savior and Lord Jesus Christ. Thank you. That's always and forever. Jesus truly loves us all.